pinigilan kong hindi maluha, pero hindi ko kinaya. Sinabi ko sa kanya na kung magkakalayo man kami, lagi niyang tatandaan na mamahalin ko pa rin siya. At ganun din siya sa akin. Kahit wala pang pasukan, ay nagdesisyon na akong bumalik ng Maynila. Hindi na ako nakipagkita noon kay Ryan. Nabalitaan ko na lang na aalis na sila patungong ibang bansa, kagaya nga ng sinabi niya sa akin. Patuloy pa rin akong nasasaktan. Walang katapusang bigati ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Lagi lang akong nasa kwarto. Wala rin naman kasi akong ibang pupuntahan. Paulit-ulit kong binabasa ang mga sulat sa akin ni Ryan na nagpapangiti sa akin. Mga bagay na pinapaalala niya sa akin sa sulat noong magkasama pa kaming dalawa. Nakakalungkot isipin na parang bula na lang na nawala ang lahat ng yon nang bigla. Umiga ako sa kama habang nakakalat pa sa paligid ko ang lahat ng naipon kong sulat na galing sa kanya. At isang litrato na magkasama kaming dalawa ang aking hawak-hawak at pinagmamasdan ko yon. Para akong baliw na ngingiti-ngiti at maya-maya ay malulungkot, maluluha. Mula sa mga sandaling yon, sinabi ko sa sarili kong hinding-hindi na ako magmamahal pa ng iba. Tama na siguro na si Ryan lang. Kahit na alam kong malabong magkasama pa kaming dalawa. Nauna ako sa Maynila. Sila mama at papa ay nasa probinsya pa. Kaya wala akong kasama pa sa bahay na tinutuluyan namin sa Maynila. Lalabas lang ako sa tuwing may bibilhin ako. Kagaya ng makakain o ng kung ano-ano pa. Habang nakahiga ako sa kwarto, biglang may kumatok sa pintuan. Sino naman kaya yon? Wala kasi akong ideya talaga. May kakilala ko sa Maynila, pero sa ganitong bakasyon, wala akong kaibigan na pupuntahan ako sa bahay. Hindi rin naman yon sila mama dahil pagkakaalam ko kasi, sa kalagitnaan pa sila ng taon, Papa Maynila ni Papa. Bumangon ako sa kama ko at lumabas ng kwarto ko. Patuloy ang pagkatok. Sandali lang, nandyan na, ang sabi ko. Pagbukas ko ng pinto, nabigla ako nung malaman ko kung sino ang kumakatok. Ryan? Anong ginagawa mo dito? Ang pagkabigla ko. Bigla siyang pumasok at kaagad akong niyakap. Mahigpit yun. Sinirado niya ang pinto at sinimulan niya akong halikan sa aking mga labi. Hindi ko muna inalintahan ang kahit na anong katanungan sa aking isipan. Kung bakit siya nandito. Kung paano siya nakarating dito. At kung anong ginagawa niya dito sa Maynila nung mga sandaling yon. Dinamakuha ang bawat linya ng kanyang mga halik. Napasandal ako sa pader. Mainit ang mga palitan namin ng halik. At napansin ko na lang na kapwa na kami nasa kama ng aking kwarto. Nakayakap ako sa kanya habang nakaibabaw siya sa akin. Ayaw kong ipikit ang aking mga mata. Baka kasi kung sakaling ipikit ko ang mga mata ko at muling dumilat, baka magising ako na ito isang masamang panaginip lang. Nakahawak ako sa kanyang mga braso. Nakatitig siya sa akin at maya't maya'y hinahalikan sa labi.
Nung matapos kami, ay humiga siya sa tabi ko. Hindi yun isang panaginip. Inaplos siya ang aking pisngi at nagsimulang magsalita. Hindi ako maaaring magtagal, Mike. Nagbakasakali lang ako na dito pa rin kayo nakatira. Ito kasi ang ginamit mong address sa sulat mo. Nagtatanong-tanong lang ako hanggang sa matagpuan ko ang bahay na ito. Ang sabi niya, nahahalikan ko siya. Sabik na ako sa kanya. Pero anong ginagawa mo dito sa Maynila? Ang tanong ko. Hinawakan niya ang palad ko at hinalikan yon. Aalis na kami sa susunod na linggo. At sa ibang bansa na kami maninirahan ni Carmina at ng anak namin. Mananatili muna kami ng ilang araw dito sa Maynila bago kami tuluyang umalis. Kaya gagawa ako ng paraan para makasama muna kita hanggat nandito pa kami. Ang sabi niya. Masaya ako na malungkot dahil sa ilang araw na palihim ko siyang makikita. Pagkatapos noon ay habang buhay ko na siyang hindi makikita. Pero hindi ko alam. Pero hinanda ako ang sarili ko sa bagay na yun. Alis na pala talaga kayo. Ang malungkot kong pagkakasabi. Huwag ka namang malungkot oh. Kahit naman ako malulungkot na. Pero pag wala na talaga ako dito sa bansa, huwag mong isasarado ang puso mo sa iba. Subukan mong magmahal ng iba para hindi ka malungkot. Ang sabi niya. Iniisip pa rin niya ang nararamdaman ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magagawa ko yun, Ryan. Ikaw lang ang mahal ko. Kahit tumanda na ako, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Hinalikan ko siya sa kanyang labi. Ikaw lang din ang mamahalin ko, Mike. Ikaw lang. Ang mahina niyang pagkakasabi. Pagkalipas ng ilang sandali, ay bumangon na siya at nagbihis. Pinagmamasdan ko lang siya. Nakahiga pa ako. Nung matapos siyang magbihis, ay lumapit siya sa akin at humalik. Bumangon na rin ako at hinatid ko siya sa pintuan. Pero bago siya lumabas ay umakas siya sa akin ng napakahigpit. Babalik ako dito bukas, okay? Ang bulong niya sa akin. Maghihintay ako sa'yo. Ang sinabi ko. Paglabas niya ay muli akong nalungkot. Bumalik ako sa kwarto ko. Sumilip sa bintana at pinagmasdan ko siyang papalayo. Tumingin pa siya sa akin. At itinaas niya ang kamay niya upang magpaalam. Nung hindi ko na siya matanaw, ay humiga ako sa kama ko. Dinama ko ang pinagkahigaan niya nung kasama ko pa siya kanina. Kagaya ng kanyang pangako, muli siyang bumalik kinabukasan at muli namin pinagsaluhan ng kasabikan namin sa isa't isa. Hindi ba maghihinala si Carmina na ako ang pinupuntahan mo? Ang tanong ko sa kanya. Hindi naman. Hindi niya alam na nandito ka na sa Maynila. Ang akala niya, nasa probinsya ka pa. At saka ang alam niya, nilalakad ko ang passport ko. Sinasabi ko sa kanya na kailangan kong araw-arawing balikan upang makasigurado ako na makukuha ko. Pero dahilan ko lang yun para makita ka. Sa probinsya pa lang, inayos ko na ang mga papeles ko at pasaporte ko. Gumawa na lang ako ng kung ano-anong dahilan. Ang sabi niya na may ngiti sa labi. Mahal mo talaga ako, no?
Anak ang ngiting tanong ko. Oo, sobrang mahal na mahal. Humalik siya sa labi ko. Marami pa kaming napagkwentuhan. Kinukwento niya pa rin sa akin ang anak niya. Masaya siya habang nasasaksihan niyang lumalaki ang bata. Nagdala din siya ng litrato ng kanyang anak. Naikwento din niya sa akin na nabigyan ng posisyon sa City Hall sa amin ang kanyang mga magulang. Dahil nga sa mayor ang ama ng kanyang asawa. Ilang araw din niya akong binupuntahan sa bahay. At sa huling araw ng pagsasama namin, ayaw ko na siyang pabalikin pa. Pinagmasdan ko siya. Dinatatak ko sa aking isipan ang kanyang itsura. At sa tuwing maluluha ko, pupunasan niya yon. Hindi kami nag-uusap. Pinagmamasdan lang namin ang isa't isa. Kailangan ko nang umalis. Maaga pa kami bukas. Ang sabi niya. Biglang tumulo ang aking mga luha. Magiging okay ka din. Ipangako mo sa akin na makakamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Mga pangarap natin noon na sinasabi mo sa akin noong mga bata pa tayo. Ang sabi niya, hindi na ako makapagsalita pa. Ayaw ko kasi siyang mawala. Ayaw ko siyang paalisin pero wala akong magawa. Naalala mo yung sinabi ko sa yung bituin na malapit sa buwan? Pagmasdan mo lang palagi yon. Asahan mong sa tuwing gabi, titingin ako doon. Araw man dito at gabi doon, lagi kong ipapaalala sa bituin na yon na sabihin sa iyong mahal na mahal kita. Ang sabi niya. At napansin kong gumuhit na rin ang mga luha sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka doon. Mahal na mahal kita, Ryan. Ang sabi ko. Oo, ikaw din dito. Mahal na mahal kita. Humalik siya sa palad ko at sa noo ko at sa labi ko. Bumango na siya at nagbihis. Hinatid ko siya sa labas hanggang sa sakayan. Bago siya sumakay ng bus ay niyakap muna niya ako ng mahigpit. Matagal na yakap yon. Pagkatapos ng yakap na yon, ay agad na siyang sumakay ng bus at hindi na humarap pa sa akin. Noong papalayo na ang bus, pinigilan kong hindi umuyak dahil nasa lugar ako ng napakaraming tao. Pinagmamasdan kong papalayo ang bus. Kasabay noon ay ang Abdi at Kirot. Natanggapin ang katotohanan malabo nang magkita pa kaming dalawa. Walang kasing sakit. Walang kasing kirot. Napakasakit pala magbiro ng tadhana. Hindi ko na kaya pang mabuhay pa. Paalam, Ryan.